So yun, hello hello, what's up mga kamuratal, welcome back to my channel. Ayan, so nandito naman po tayo ngayon sa bukid dahil tayo po ay mag-harvest ngayon ng saging ng lakatan. Tan 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 tan, yun so mga idol, lakatan po ang ating harvest ngayon. Atin po ito papahinugin para palako. Ayan, kahit pa paano ay magagaganda ang ating income kapag hinog tapos bago natin ilalako kisa sa hilaw na ating i-deliver. So babaratin kapag hilaw lang. Ayan. So ngayon ay ating gagawin, papahinugin muna natin para maganda-ganda naman ang ating income. Ayan. Nice. Ayan. Dahil kakaunti lang naman yung ating i-harvest ngayon, mga ilang puno lang siguro. Ayan. Dahil napansin ko medyo maganda na po yung ating saging na lakatan, mga nasa good size na, bilog na po yung bunga nya. Ayan. Kaya naman tayo ay mag-harvest ngayon at ating papahinugin. Ayan mga idol. At bago nga pala ako magsimula sa ating pag-harvest mga idol, ay nais ko munang magpasalamat sa mga bagong viewers na napadaan dito sa aking channel. Ayan. So magpapakilala po muna ako para po kahit paano ay magkaroon po ko ng idea. Ako nga po pala si Muratal Ilmer. Nag-upload po ako ng mga video na patungkol po sa buhay probinsya. Ayan. At saka more on farming po tayo mga idol, para po sa mga hindi nakakalam. Karamihan po ng ating ina-upload ay tungkol sa pa-farming. Ayan. At saka meron din po tayo mga video na ginagawa na tulad ng fishing adventure. Ayan. At saka gumagawa rin po tayo ng mga craft na maaari natin gawin dito sa bukid. Ayan. Katulad niya po ng paano mag-gawa ng pamingyot na kawayan, paano gumawa ng bakod na kawayan, at kung ano-ano pa mga idol. Ayan. So tingnan nyo na lang po yung aking mga video. Baka sakaling may magustuhan kayo ay panoorin nyo na rin mga idol hanggang matapos. Ayan. So maraming salamat po sa inyong mga suporta mga idol. So tara, simulan natin natin pag-harvest. Let's go mga idol, tayo mag-harvest na. Ayan. Yung isa po ay nandito sa may ibabaw ng burol. Yung isang lakatan. Ayan. Tapos yung iba mga idol ay nando sa kabila. Sa ating taniman ng luya. Kaya mamaya pupunta po tayo dun. Pagkatapos tayong mag-harvest dito sa malapit sa bamboo house. Ayan. Unahin po natin yung nasa may ibabaw ng burol. Ayun, lalaki mga idol. Ang lalaki ng bunga. Quality. At magugulang na rin mga idol. Siguro mga ilang araw lang simula sa pagka-harvest ay maaari na itong mahinog. Ayan. Dahil sakto na po yung kanyang pagka, kumbaga yung gulang ng ating saging. Ayan. Kaya hindi na matatagalan na mahinog. Ayan po ang ating saging na lakatan na i-harvest. Ayan ang lalaki. Yun, no? Ayan, so sisimulan lang po natin ang pag-harvest. Atin ang hahapayin.
Ayan, ito na po yung ating hinarbis, oh. Ang lalaki. Napasubra po sa gulang, mga idol. Ayan, bumitak na yung isa, oh. Ayan, napasubra na nga po ang gulang. Bumitak ng isa. Itong lakatanan na ito, mga idol, yan ang tamis ng variety na ito. Itong may mga ganitong ano, kulay. Ayan, oh. Ayan, tamis niyan, mga idol. Ayan. Tapos yung isang lakatan, mga idol, na doon sa kabila. Ati pang pupuntahan doon. Ayan, mga idol. Goods na goods po ang ating lakatan. Siguro mga ano to. Mga 25 kilos, mga idol. Upya, madulas. Mga 25 kilos itong isang ito. Pero yung isa hindi ko pa alam, mga idol, kasi pupuntahan pa natin. Ayan. Ayan, mga idol. Malapit na po tayo sa taniman ko na isa. Nandito po yung isang lakatan, mga idol, nating i-harvest. Sa tingin ko mas malalaki yun kung i-compare mo doon sa ating unang hinarvest kanina, mga idol. Ayan, malapit-lapit na tayo. Ayan, mga idol, ito yung taniman natin dati ng luya. Ang problema, hindi na natin nahawan, kaya naging madamo. Ayan, nandito po yung isang lakatan. Ito po yung taniman ng luya dati. Ayan, naging madamo na. At hindi na natin na aasikaso. Busy na po kasi tayo mag lako ng pinangat. Tsaka suman na balinghoy. Tsaka sinantulan, ayan. Kaya hindi na natin na hahawan. Yung isang lakatan, medyo nalaki na, mga idol, oh. Mga ilang buwan na lang, bubunga na rin yun. May mga siling labuyo pa. Napit-apit na tayo, mga idol. Ang ating isang i-harvest na lakatan. Ang daming bunga ng bayabas. May bayabas, mga idol. Ay, mga idol, yung isang lakatan, no? Kaso hindi pa natin ito ma-harvest kasi maliliit pa. Maliliit po. Yung medyo okay na. Yung isa dun. Malalaki na yung ano niya, bunga. May ano dito. Bayabas. Ayan, mga idol. Nakakuha pa po tayo ng puso ng saba. Ayan. Ito po nakuha natin, no? May bunga na rin itong saba. Hindi lang masyadong kita at madilim. Ayan. So dito po natin nakuha yung puso. Ayan. Tapos yung isang lakatan natin, mga idol. Ayan. May puso na din. May bunga na. Tapos ito mga lakatan din yan, mga idol. Ayan. Yan, mga lakatan po yan. Mga malalaki na.
sa susunod mga idol, medyo marami-rami na tayong ma-harvest na saging kapag nagkasabay-sabay na magkaroon ng bunga. Yan. Kaya maganda mga idol kapag marami ang tanim na saging. Tayo babalik na doon sa lakatan nating i-harvest. Laki ng puso mga idol. Yan, gagataan po natin yan. Sarap ng gulay. Ayan mga idol, ang ating harvest na lakatan. Nakadalawang buwig po tayo. Ayan, medyo marami-rami na rin. Kahit dalawang buwig lang. Siguro abot rin yung mga 50 kilos mahigit. So, ang gagawin natin dyan mga idol, papahinugin natin para panglako. Ayan, pag nahinog. Kasi kung ibibinta po natin ng ganyan, hilaw lang, mababa lang po ang presyo ng ganyan kumpara doon sa hinog. Kaya ang gagawin natin, papahinugin na lang natin bago ilako. Ayan mga idol. Para naman kahit papano ay maganda-ganda ang ating kita kahit dalawang buwig lang. Ayan. Pwede na po yan sa 50 ang kilo. Ayan. Goods naman yung mga yan mga idol. Tsaka yan yung lakatan na matamis. Ayan mga idol. Ating na-harvest na saging na lakatan. Yan ang kagandahan mga idol kapag tayo may tanim. Meron po tayong naani. Pagdating ng panahon. Ayan. Siguro mga 1 year ko din yung inantay bago ako nakapag-harvest. Ayan, simula ng pagkatanim.